matibay, yan ang sinasabi ng mga true-blooded ADN. May mga ilan kasi na sumuko na para kina Alden at Maine, pero ang ilan ay masigasig ang pag-support sa boycott ng ADN. Hindi ka ila sa lahat na nakakatanggap ng kung ano-anong mga salita ang ADN dahil dito, sinasabing toxic raw ang fandom. Kaya naman ang ilan nagagalit dahil ngayon toxic na pala ang tawag sa mga taong buong pusong sumuporta kina Alden at Maine noon hangga't ngayon ang mga nag-hoard ng mga produktong ini-endorse nila, ang nagba-block screening sa pelikula nila, ang sumusubaybay sa mga teleserye nila, ang bumili ng mga magazine covers nila, ang bumili ng album nila. Ang mga bumili ng MAC lipstick ni Maine, ang mga nagpaunahang mag-add to cart at bumili ng Vivo na ini-endorse niya. Ngayon ay toxic na at tinatawag na mga baliw. Sana naman hindi lang mali ang napupunan nila, sana makita nila yung mga projects ng Aldab Nation, mga pagtulong, charity, scholarship at donations mula sa mga ADN. Sa totoo lang naman ang mga fans lang naman ang mahilig magbangayan sa social media. Pero si Maine at Alden kitang-kita naman ang kanilang magandang pag-titan-jinen at pagsasamahan. Halata mo naman sa kanila, hindi totoong nagpa-plastikan sila kagaya ng sinabi ng ilang fans, sa lalim ng pinagsamahan nila naroon at naroon pa rin ang kanilang magandang relasyon. Sabi nga ni Maine na meron na si Alden lugar sa kanyang puso na doon na siya forever at hindi mababago yun. Mga fans lang talaga nila ang nagpapakomplicated sa mga bagay at isyo. Ang ADN ay parehong mahal at sinusuportahan sina Alden at Maine, at hindi rin totoong ang pagbo-boycott ay pagpapakita ng galit kay Maine o kay Alden, hindi ganoon yun. Minsan napapaisip ako dahil sinabi ni Maine na sila na ni Arjo ang susunod na magpapakasal. Paano kaya kung talagang magpakasal na sina Arjo at Maine, ano na kaya ang mangyayari sa career nila? May mga ADN pa kaya na patuloy na susuporta sa kanilang dalawa? May chance pa kayang magkasama sila sa iisang projects pagdating ng panahon? Pero kahit na sinabi ni Maine na sila na ang susunod, hindi naman ibig sabihin nito ay agad-agad na silang magpapakasal. Next year pa ang kasal ni Colleen dahil hindi sila pwedeng ikasal ngayon dahil kakakasal lamang ni Nico. At kung magpakasal sila sa next year, hindi pa rin pwedeng magpakasal si Maine. Ang 2023 ay matagal-tagal pa kaya marami pang pwedeng mangyari. Hindi natin alam ang pwedeng maganap kaya hindi rin dapat malungkot ang ADN. Diba nga't sinabi rin ni Alden na 30 ay magpapakasal na siya. Mayroon din tayong inaabangan kay Alden. Tanging Diyos lang ang nakakaalam ng pwedeng mangyari, kaya ang ADN ay wala pa talagang planong mag-give up at mag-let go, bagkus sinasamahan pa ng dasal dahil baka naman mayroon pang pag-asa para kina Alden at Maine. Wala namang masama kung umasa dun sila masaya. Lahat naman ng tao ay may kanya-kanyang paniniwala, hindi tamang i-bash mo ang isang tao dahil lamang magkaiba kayo ng opinion. Natuwa naman ang mga fans kina Coco Martin at Julia Montes dahil sa mga latest na kaganapan sa kanila. Imagine ninyo, 9 years nilang itinago ang kanilang relasyon, pero ngayon nagpakita na sila sa publiko. Mula noon hanggang ngayon hindi matapos-tapos ang mga balita na may relasyon sina Coco Martin at Julia Montes. Wala talagang usok kung walang apoy, hindi bangat ngayon ay totoo pala ang chismis. Ang galing ng pagtatago nilang dalawa. Kaya hindi talaga impossible na sina Alden at Maine ay nagtatago din ng kanilang totoong relasyon. Marami namang nalink na artista kay Coco at Julia, pero sila pala ang totoong magkarelasyon. Napakaswerte ng fans ng Coco Jul, paniguradong masayang-masaya sila ngayon. Sina Alden at Maine, kaya natin kailan na kaya sila siguro kapag nagkataon ay marami ang magpa-party. Dumating ang tamang panahon para kina Julia at Coco. Matagal din silang hindi na pinagsama sa iisang project, pero napanatili pa rin nila ang kanilang relasyon at umabot pa nga ng 9 na taon.
nakakatuwa na ang mga magka-love team na nagkakatuloy. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa araw-araw mong kasama at ang sweet sa isa't isa, kaya hindi nahirapan sina Alvin at Maine sa kanilang mga eksena noon dahil totoo, hindi kagaya ng sinasabi na scripted lamang daw iyon. Palusot na lamang nila yun para magmukhang kapanipaniwala ang pagde-deny nila. Halos alam na alam nga ni Alden ang routine ni Maine kapag matutulog, ganun din si Maine. Kaya malabong actingan lang ang mga ginagawa nila noon. Minsan pumapasok din sa isip ko paano kaya kapag si Alden ay katulad ni Coco na handa na rin ipagsigawan sa buong mundo kung sino talaga ang babaeng mahal niya. Marami pa rin ang naniniwala na sina Alden lamang at Maine ang para sa isa't isa at kampante lamang at naghihintay ng tamang panahon, kahit marami ang pagdaanan nina Alden at Maine kapit na kapit at nagkakaisang magdasal para kina Alden at Maine. Sa kung papaanong paraan ay yan ang hindi alam, pero malay natin, di ba walang imposible sa Diyos? Kita nyo naman sina Coco Martin at Julia Montes, sila ang patunay na hindi lahat ng chismis ay hindi totoo, kaya nati chismis dahil may basehan naman talaga. Basta ako kina Maine at Alden pa rin hanggang dulo. Agree ba kayo doon? Alam ko na marami pa rin ang naniniwala na mayroong pag-asa habang may buhay. Ang ADN ay patuloy na susuporta kina Alden at Maine, habang ang mga OSF ay patuloy din sa pagbabash sa kanila. Ang mahalaga ay binibigyan ng importansya ni na Alden at Maine ng mga ADN, at sa kanila lang tayo dapat maniwala, dahil kita naman ang taos. Pusong pasasalamat ni Maine sa mga fans nila ni Alden. Isa sa mga paraan niya noong binigyan niya ng time ang isang senior na nag-birthday at pinadalhan pa ni na Alden at Maine ng regalo, patunay na hanggang ngayon ay hindi inaalis ni na Alden at Maine ang ADN sa buhay nila. Kaya bakit tayo panghihintay? Hinaan ng loob kung ang kakampi naman natin ay ang ating mga idolo? Ang tanging magagawa lang natin ngayon ay ang patuloy na pagsuporta at pagdarasal na sana ay safe sina Alden at Maine at tayong lahat. Reality.